Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Timbog ang isang babae dahil sa di umano'y vote buying sa loob ng isang warehouse sa Barangay San Jose sa Navotas City nitong Miyerkules, October 25. Sa ikinasang operation kontra bigay ng Commission on Elections o COMELEC at ng Navotas City Police Station kahapon, nasabat sa babae ang mga sobreng naglalaman umano ng 300 pesos hanggang 500 pesos na pinaghihinala ang ipamimigay bilang vote buying. Sumatotal, nasa 363,900 pesos ang kabuang perang nasamsam sa inarestong babae na umano'y tumatakbo sa pagkakapitan sa isang barangay sa Malabon. Batay sa inisyal na report ng COMELEC at NCPS, nagsasagawa ang ginang ng di umano'y watchers training sa humigit kumulang na 200 rehistradong botante ng Malabon. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pulisya ukol dito. Samantala, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, agad namang sususpindihin ang sinumang may responsibilidad sa nangyari. Aniya, hindi ito palalampasin ang maduming kalakaran tulad ng vote buying upang maging maayos at malinis ang barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa October 30. Hindi bababa sa 4 ang namatay makaraang gumuho ang lupa sa bahagi ng Sierra Madre Mountain Ranges na sakop ng Barangay Umiray, General Nacar, Quezon Province kahapon ng madaling araw dahil sa walang patid na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Sa tulong ng mga lokal na residente at tauhan ng 80th Infantry Battalion, na-recover mula sa landslide ang katawan ng 4 na kinilalang sina Ramel Binalao, Shirley De Los Angeles, Jonathan De Los Angeles at Dionelli Datario. Batay din sa inisyal na ulat mula sa militar, 5 ang natabunan ng pagguho. Patuloy naman ang excavation efforts sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Quezon para ma-recover ang mga nalalabing biktima. Kaugnay niya, nagpaabot na ng pakikiramay at tulong ang lokal na gobyerno ng General Nacar sa pamilya ng mga biktima. Personal na binisita ni Mayor Eliseo Ruzol ang mga kaanak na nasa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal at nagpaabot ito ng tulong pinansyal, scholarship program at iba pang assistance upang maibsan ang gastusin ng mga naulilang pamilya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gabi ng parangal at pasasalamat para sa bayaning atletang Pilipino na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kahapon, October 25. Tampok sa grand welcome at awarding ceremonies ang 33 atletang nag-uwi ng medalya sa nakaraang Asian Games kung saan tumanggap ng cash incentives ang bawat gold medalist ng 2 million pesos, ang silver medalist ay binigyan ng 1 million pesos at 400,000 naman para sa bronze medalist alinsunod sa batas. Kabilang sa mga ginawaran ang Gilas Pilipinas kung saan binigyan bawat manlalaro ng incentive na tig 500,000 pesos bilang gantimpala sa pagkakasungkit nito ng gintong medalya para sa men's basketball makalipas ang higit 6 na dekada. Makatatanggap ang bawat medalist ng incentives mula sa Office of the President na aabot sa 22.8 million pesos. Bukod pa ito sa ipamamahaging reward na nagkakahalaga ng 19.1 million pesos mula sa Philippine Sports Commission o PSC sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sumatotal, nag-uwi ang Pilipinas ng 4 gold, 2 silver at 12 bronze medals na naglapag sa bansa sa 17th pwesto sa Asian Games. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.